minsan meron akong in-interview. Ayan. Kasi kung hindi nyo matatanong, ako po ay isang HR. So nag-interview ako ng mga aplikante isang araw. And then there was one applicant na gustong gusto ko. Kasi maganda yung qualities ng ano niya, ng backgrounds niya, maganda yung pagkakagawa ng resume, and I think meron siyang qualification, strong qualification para tanggapin. Pero of course, siyempre bilang HR, hindi lang naman yung papel ang tinitingnan eh. Of course, tinitingnan natin how a person deliver him or herself, no? So, yun na nga. So, interview, and then sabi ko sa kanya, bakit naman kita i-hire? Among these applicants, bakit ikaw yung pipiliin ko? And then sabi nung applicant, kasi naniniwala ako na meron ako special na kakayahan aside from these applicants. Sabi niya, naniniwala siya na mas kaya niyang maging isang leader. Naniniwala siya na balang araw, siya na yung magiging manager. And I like the answer. However, ang hinahanap ko kasi, kung ako ay tatanggap ng isang aplikante, yung team player, yung hindi lang nakatingin sa goal na gusto niyang maging leader ng company, but nakatingin din dun sa goal na kung saan magbe-benefit ang buong kumpanya at ang lahat ng empleyado. What I mean is that I'm also looking for someone who is a team player. Okay? Kasi napaka-importante na team player ka kung ikaw ay isang empleyado. Kasi if you are not a team player, hindi ka marunong makipag-cooperate, hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong umunawa. Gusto mo sa'yo lang nakasenter lahat kasi you're not a team player. And hindi pwede yon kung ikaw ay mag-aabay sa isang company. Now, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi sa gospel natin today, ang sabi, itong sabi ni Jesus, kung sino man sa inyo ang gustong maging pinaka magaling na leader, kailangan yung mag-serve. Which is true. Okay? So, kasi sa bawat team building na na-attendan ko, ang bawat leadership seminar na na-attendan ko, ang sinasabi ay, ang leader kailangan, alam niyang maging member. Ibig sabihin, kailangan naiintindihan ni leader yung sa loobin, yung pinagdadaanan ng mga members. Ibig sabihin, ang leader kailangan naging member din. Nag-serve din. Hindi ka pwedeng maging leader nang hindi ka dumaan sa baba. Kasi if magkaroon ng problema na ang galing ay nandito sa baba, paano mo maintindihan kung ikaw ay hindi ka dumaan doon? Remember, itong mga naging leader natin ng simbahan, they served first. Hindi nga lang serve eh, nagpakamartira sila. Remember, Jesus served first. Remember, na ang magaling na leader, hindi na kailangang magyabang na siya ay magaling. Bakit? Kasi makikita ang character niya, ang traits niya bilang isang leader, bilang isang magaling na leader. Dahil lahat ng experience na kailangan niyang daanan, lahat ng emosyon na kailangan niyang maramdaman, lahat ng pagdahanda na gawa niya, na pagdaanan niya bago siya maging leader. Kailangan, bago ka mangarap na maging manager ng isang kumpanya, you have to aspire to become a servant as well. Ayan. So, hindi ko sinasabing masama ang mangarap ah. But you have to think as well yung kung paano ka makakatulong sa kumpanya as a team player. Alright? So, yan. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nag-message, patuloy na nagsusubaybay, nagla-like, nagsasubscribe, lalong-lalo na yung mga follower ko sa TikTok. Maraming salamat. And alam ko, you like this video. Alam ko na everyday you watch my videos, the message. Sana share nyo ito sa mga friends nyo, sa mga family members nyo, para nang sa gayon, hindi lang kayo yung may matutunan o may mapulot, kundi pati na rin yung mga friends and family members nyo. Ayan. So maraming salamat sa panonood at pakikinig sa Full Stomach.
Muli, ako si Eman, si Kuya Bluguero, at ako ang brother mo.